Tema nga dyan yung ano, yung na nag-viral na yung nagra-riot sa parola. Tama si Junior. Teka, mga kababa. Ito, oras ng Tolonges. Tolonges. Halika. Junior, saan yan dito? Riot yung pangatlo. Oo, pangatlo. Ito, mga pati mga hold-upper. Nakalawit nila General Francisco at ang mga Police Maynila. Ha? O, ito na, oras ng Tolonge. Sige, dalawang snatcher, arestado sa Malate. O. Patay yung isa, boss. O. Halika. Ay, halikayo. Naresto ni PCPL Simon Marasigan at PCPT Henry Navarro, yung dalawang snatcher. Robbery snatching. Ah, ito yun ano, nakita ko. Nakipagbarilan yung kasama nito? Oo, yun pala. Oh, buti hindi ka sumabay. Oh, kita mo pag lumalaban sa pulis. Nabuhay ka pa. Malaking grupo yan, sir. May iba pang case po, yan. Ayan, sinasabi namin mga kababayan, ha? O kayo mga Tolonges. Basta huwag kayong gagawa ng krimen sa Maynila. O lalo na yan, yung napapabalitang dalawang pulis na nawawala, ha? Eh, ako, basta ako, nag-usap na kami ni General Francisco na siya sa atin. O baka mamaya gumaganti yung mga sindikato, ha? Kinukuha yung mga pulis natin. O sabi ko, hindi po pwede yan. Yung mga sindikato dapat nagtatago, ha? Sa ilalim ng lungga. O hindi yung mga uniformadong opisyal pa ang pulis ang kinukuha. O, pero yan po, doon sa pamilya, nakatutok po ang Manila Police District doon sa dalawang pulis na nawawala sa Maynila. Pero hindi yan magiging hadlang sa amin na tigilan yung aming kampanya na papapanatagin ang pamumuhay sa lungsod ng Maynila ng mga batang Maynila. No? O katulad ito, just to be fair, pwede naman katayin yung dalawa, di ba? Pwede naman, bakit ba hindi? Lumaban na rin lang naman kayo. Pero ito itinatangos ko ng ilong. Ipinagmamalaki ko yung ating mga pulis na sila masinop. In fact, yung hindi nila pagiging makati ang kamay o ang daliri, nalalagay sila sa alanganin. Itong mga kriminal na ganito, nakikipag-agawa ng baril, nakikipag-barilan, ibig sabihin, handa ho itong mamatay. Pero at least may pagmamalaki ko yung mga Police Maynila, hindi naman sila handang pumatay nang wala lang. Ibig sabihin, eto, yan. Yung kasama mo lumaban. Ano nangyari? Namatay po. O ikaw lumaban, hindi? Hindi po. O nabuhay ka ba? Opo. Naman, nagsasalita ka pa eh. Kutusan kita eh. Kaya huwag kayong gagawa ng kasalanan dito sa Maynila. Hinasabihan ko na kayo. Pasalamat ka. Bago na sistema sa Maynila. Ako, Jetto General Francisco, this is a very good exhibit. Kasi ayoko mangamba ang taong bayan na may bumubulagta na lang dyan nang walang dahilan. Siyempre, ako naman, pinagmamalaki ko na ganyan ang sitwasyon. Kalawitin ang dapat kalawitin. Kung mapapakiusapan, madidiplomasya, diplomasyahin. Sumuko na lang. Pero pagdating sa aresto, hanggat maaari, siyempre, gusto natin na kilalanin pa rin yung kanilang karapatan. Ngayon, dalhin sa huyo yan. May iba pang involvement po ito. Marami-rami pa. Mayroon, sasabihin niya po siya. Ano ang mga tinira mo pa sa Maynila? Yung sa labas sa Maynila. Ah, sa labas sa Maynila? Bukas kotse. Okay. Ilan taon ko na, Brad? 21. Ganun mga muscle mo? Hindi po kaya. Ah, hindi mo kaya? May muscle ka naman? Wala po. Wala kang muscle? Ito yung gang nila. Yes, opo. Hindi pa po namin nilalabas yan. Sige. Marami pala tayong uubusin. Dalawang grupo. Ito yung mga bukas kotse. Ayan. Pero hindi sa Maynila nangyari to? Yan, sila yan. Saan yan? Sa Malate? Quezon City. Quezon City.
Andiyan siya. Buti nagpunta sa Maynila itong mga to. Sabi ko siya, layuan niyo yung Maynila. Sabi mo, nasaan yung nakuha mo? Para maibalik mo na lang. Si Mayor na magbabalik mo na ako. Nasaan? Nasa amin ko. Sorry. Sorry mo? Opo. Iyan yung tinira mo dyan sa puting kotse na yan? Opo. Ano yung babalik mo? Ano yung babalik mo? Coach bag po. Ha? Coach bag. Coach na bag? Coach bag. Oo. May address? May pitaka? Wala po. May identified po yung... Identified na yung biktima. Yung nakuha siya, may mga cellphone na nakuha. Tapos, nung during ng insidente po dito sa atin, may complainant pa po tayo. Ayun, puntahin niyo yung taga Quezon City. Ayan. Nakuha sa possession nila. Ang sosyal na mga cellphone na tinira niyo, ah. Mamahalin, ah. Ayan. May isa na po nag-report dyan. Nag-file na po ng complaint. Oo. Oh. Oh. Sige, gawin nyo na lang. Tawagan yung mga nabiktima nito. O kahit pa paano, matuwa man lang sa Maynila. Kahit hindi sila taga Maynila. Opo. Itawagan sila. Soli mo, ha? Opo. Tuturo mo, ha? Opo. Soli nyo. Kawawa naman. Pinaghirapan ng mga utaw yan. O sige, eto. Ang dami. Hoy. Nako, Diyos ko. Madaming makakalawit. Huwag sana kayong dumating sa Maynila. Dahil marami dito, taga Metro Manila. Dami-dami to, ah. Dalawang set po yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 kayo lahat, ha? Ang grupo ninyo. Ituro mo ka kung sino kasama mo dyan doon sa Quezon City. Mga tao po sa Quezon City. Huwag mo nang lagyan ng pangalan. Wag. Basta... Sino? Ayan po. Ito? Ito. Tsaka ito po. Ayos! Ito po. Okay. Ito po. Mabuti ito, kumakanta ng ibong pipit. Tama yan. Maubos na yung mga yan. Hirap-hirap na nga ng buhay ng utaw eh. Na may merwisyo pa kayo. Hindi na kayo magbanat ng buto. Nung araw nga, kinakain ko, tira ng tao. Huwag lang akong makapamerwisyo ng kapwa. O sige, kunin nyo na itong mga to. Lalo yung mga tinuro. Kalawitin nyo lahat. O yung iba doon, hindi taga Maynila. May kanta dyan eh. I'll see you in September when summer is gone. O sige, o meron pa. O ito naman. Tolong guys. Ito mga kababayan, para lang sa mga bagong nanonood, no? O yung bagong tune in, ito po, mga perwisyo to sa Maynila, no? Marami ho dito, hindi taga Maynila, dumadayo ho dito. In fact, last week may nakuha tayo taga Pasay, no? Yun yung nakalawit ninyo dito sa tumitira rito sa Kartilya. Indura-dura. Mag-iingat kayo doon, ha? Yung may dudura kunwari dito, mapapalingin ko ang ganyan, tapos makakalawit na pitaka mo. Para sa lisiho yan, kaya budol-budol, yung mga style na ganyan. Sana naman natututo kayo kahit pa paano. O eto, ito ba yan? Mary Grace? Pinahold up niya sa akin niya. Ha? Eto, Gary. Ikaw yun. Reynaldo. Ikaw yun. Eto, maganda ho ito. Hold up me. Ang kaso nito, mga hold up me. O yung may-ari, ayan. O yung may-ari noong tindahan, no, Nyor, no? Babae. O, pina-hold up niya yung sarili niya. Bakit mo pina-hold up? Bakit? Ha? Halika nga rito. Bakit mo naman pina-hold up sarili mo? Sir, pandemic po kasi yan eh. Bakit mo pina-hold up sarili mo? Ikaw yung, ano ka doon sa tindahan? Manager po. Manager. Oo. Kawawang may-ari ng tindahan. Mag-iingat kayo, ha? Siya din yung may-ari. Manager owner po siya. Manager franchise, owner ka? Franchise owner po. Insurance. Ah, habol mo insurance? Hindi po. Ano? Yung mga tao po. Anong tao? Anong habol mo sa tao? Ah, hold upin yung mga tao. Hindi, sir. Yung mawawala po ng trabaho. Oo, ngayon? Magsasara kasi po eh, bankruptcy po. Tapos? Ginawan ko lang po ng paraan. Para ano? Pa-hold up yung sarili mo? Kanino ka mag-charge?
ng mga na-hold up sa'yo? Uy, kinakausap kita. Sabi mo, nagagastos mo kasi. Ano pina-hold up mo? Yung customer mo? O yung tindahan mo para mag-charge ka sa insurance? Ano? Uy. Yung tindahan po. O. Pina-hold up mo yung tinda mo? Ikaw rin ang may-ari ng tinda? Opo. Eh, ba't pina-hold up? Adik ka ba? Hindi po. O, eh, ba't hindi kita maintindihan? Pina-hold up mo sarili mo. Ha? Para ano? Para ano? Anong sabi niya sa inyo? Ha? Ang totoo, ang istorya ang sir. Ang ano istorya? Lakasan mo. Nalulugi na po kasi yung alam. Nalulugi na? O, tapos? Simula po ng pandemic. Kasi ang nangyari po, gusto yung pinagdirapan niya po, gusto yung isalba. Okay. Ngayon, wala na pong choice. Parang ano na siya tuliro, ayaw niya makuha yung pinagdirapan niya. But kasi, sino kukuha ng pinagdirapan niya? Yung kumpanya po mismo. Yung kumpanya? Opo, opo. So, nabili niya na yung produkto? O hindi, tinitinda pa lang niya yung produkto? Naka-franchise po talaga sa akin. Oh. Nakapangalan sa kanya. Eh, kasi po maraming malapit sa kanyang tao, may nagulong. Isa rin po yung pinagirapan na simulang karabador pa lang siya sa 7-11 kasi naging manager siya. Inabankra po dahil sa pandemya na wala nang pasok sa school. So, kinausap niya kayo para hold up in? Oo, parang ganun po. Parang ganun po nangyari. Taman. Sir, hindi rin po namin. Parang yung isip namin, kala namin hindi po handong sa ganito kalaki. Kasi ang usapan lang, may konting pera, ibigay lang sa kanya. Hindi pa namin alam na ganito magiging resulta na sobrang laki po. Di ba? Yung nangyari. Oo, mga may-ari ng negosyo, ha? Tingnan nyo maigi. Ay, Diyos ko. Sir, talaga bankrupt talaga. Gusto, talaga mahirap ang buhay. Kita nyo, kaliwat kanan nga yung pagtulong nga. Alam mo, hindi na nga ako, alam mo, sa totoo lang, pare, ha? Ito, wala tayong tolong gisan. Ni matulog, hindi ko na magawang matulog. Alam po namin yan, sir. Hindi ko alam kung paano ko iraraos yung 2 milyon mahigit. Sa totoo lang, hindi sa, ano, bisyo na sa akin matulog. Ha? Hindi naman natigil ang pamahalang lokal eh. Yung ginagawa niyong ganyan, hindi naman ano yan eh. Hindi. O kita nyo, nasa akin napunta ngayon. Wala, pero wala po talaga pera kong hold up. Kaya parang palabas lang. Hold up is hold up. Apo. Ito siya na damay lang. May anak ka ba? Ne? Wala po. Buti naman. Ilan taong ka na? 36 po. Ay, nako. Wala po tayong witness niya kasi sila rin po ang witness eh. Nag-report ng false. Kaya sinundan na lang po natin yan. 7 araw po natin sinundan sila hanggang mahuli, hanggang makauwi ng bahay. Sila naman po maalos yung mga nag-iimbestiga sa amin, sir. Pero na rin po maalos. Kaya lang natin nalaman na yun, nung nakita namin kasama. Eh, itong 2 toys, may record ba to na luma? Eh, ito po, mukhang may record po ito. Sa anong record mo dati? Sa drugs po, sir. Drugs? Apo. Hanggang ngayon? Hindi na po. Wala kang mabilihan? O wala kang pambili? Saan ka ba mabiyahe? Saan po sa ano, lugar po namin. Kutos ang kata, hindi ko naman mahuhulangan kung saan lugar. Saan? Saan ka ba mabiyahe? Sa Pasay po. Pasay? Oh. Wala kang mabiyahe yan sa Maynila? Tinatanong kita, Brad. Ha? Apo. Ha? Hindi ako nakipaglokohan sa'yo, ha? Apo. Sa Pasay ka nakakabiyahe? Apo. Wala kang nababiyahe yan dito sa Maynila? Wala po. Ikaw? Nagtotrumpeta ka? Record, sir. Eh, nagtotrompeta ka rin. Ha? Ano pong trompeta, sir? Shashabu. Ay, hindi diba, po. Trompeta? Ay, hindi ko po alam. Sa lahat ng kriminal, ito hindi marunong sa kalsada. Mahuhuli nga ng polis to. Clerk to eh. Ha? Clerk ng, ano, ng business. Siyang nag-hire dito sa isa magpinsan. Siya pinaganap. Ay, sino complainant dito? Yung franchise. Yung may-ari na po mismo ng kumpanya. Lumabas na po na sila na rin. Kasi nung una po, siya po ang complainant namin. Kaya kinuha lang po namin siya statement at the same time with the clerk. It turns out na mali, nagtinatago nila po yung case. Kasi nakarating po ito. Ano dala nito mga to? Baril, kutsilyo? Balisong nga lang po eh. Ikaw, anong dala mo? Wala po siya, clerk po. Kunwari ikaw yung biktima rin. Oo. Nagbigay po na statement. Galing nyo ha? Sa CCTV na chinacharot nyo ha? Para lang sa mga ano namin. Ayan yung CCTV, magkasama ayan, sir. Oh. 1 hour before po, sinundo niya po ito. Walta pa siya. Bago sila po punta na Maynila. Di ba kayo nanonood ng Capital Report? Sinasabi ko sa inyo na huwag niyong gagawin sa Maynila.
tutulungin po tayo. Sinasabihan na kayo, huwag niyong gagawin sa Maynila. Talaga, hanap kayo ng kadalaan. Kung sabi niyo yung ano, oh Diyos ko. Eh talagang malilito ka kasi huyo aabuti mo. Talagang nakakalito yung ginawa ninyo. Kaya nga pinipilit ng pamahalaan, magsikap na hindi kayo mapunta sa worst case scenario. Kaya lang, hindi naman sasapat ang lahat. Gusto lang namin, sir, may yung stock, sir, para magkaroon pa kami ng trabaho. Anong tinda nun? 7-Eleven, sir. 7-Eleven? Franchise. Ang mahal mag-franchise ng 7-Eleven, ha? Paano kayo nakapag-franchise? Ibig sabihin, nagkapera kayo dati. Sir, 300 lang po. Oh, sige. Sorry po. Eh, sorry po, ka. Sige, ano niyo, kausapin niyo yung complainant. Opo. Good luck sa inyo kung patawarin kayo ng complainant. Oh. Ayan, mga kababayan. Oh. Pero maganda yan, ha? Oh. Nabalik yung hold up me nung araw, ha? Oh. Di ba, nung araw, kidnap me, hold up me. Ha? Ha? 4.3 po ang dinig. Na? Nananakaw sa kanila. Double tap yung wala na silang i-remit. Pa-ako ako sa insurance. Tapos pabayaran po dapat yan ng 1 million. Ito nalaman po namin na nakita namin doon sa paa sa CCTV. Nasinundo pala ni Clerk. Yung hold up. Ito na po namin. O yan, mga kababayan, bago kayo natutunan ngayong araw na ito. Sa oras ng tolongges. Ha? O ito yung ito yung ito nag-viral din to. Oh. Dami mong tato, brad. Ah. Anong gang mo? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Tato yan? BCJ na yun. Ha? BCJ. Ano lang? Pentel pen? Ha? Ano nakalagay? Sarap buhay gang. Oh, ito nakipagbarilan. Sino na Maril? Ikaw, ito yung nakipagbarilan. Ito yung sarayot sa Delpan. Ayan. Tingnan nyo yung mga bata na yan. Tingnan mo. Ang babata pa. Tingnan nyo naman, oh. O ano ngayon na nakita ninyo? Puro pala kayo may dibdib, eh. Dapat, eh. Tingnan nyo. Patay yung bata. 14 years old. Kita ninyo? 14. Parang karni lang. Ano nakita ninyo? Hoyo ka ngayon. O ikaw, ito yung nag-abot ng baril. Ano gamit ng baril? Hindi po, sir. Ano? Ano yung ginamit yung baril? 38. Saan ka nakabili? Hindi, saan niya po galing. Saan ka nakabili? Ha? Saan ka nakabili? Ha? Kuya ko po. Sa kanya ka bumili? Sa kanya po, kuya. Eh, paano mo nakuha sa kuya mo? Iwan lang po. Ano trabaho ng kuya mo ng araw? Hindi po. Napatay din po, may. Swerte talaga kayo. Swerte niya talaga. Kung naiba-iba mayor ng Maynila, nako. Tinawag na yung pamilya ng magulang. Ay, yung biktima. Magulang ng biktima. Oo. Oh. Iyarap ka agad to. Sabihin mo, tuluyan to. Ha? Para matuto itong mga taga-Delpan. Oh. Ito po, nakuha natin sa Bulacan, sir. Tago ka pa sa Bulacan, ha? Ayos. E dito mo ginawa sa Maynila. Hindi, sir. Surrender na rin po ako nun, sir. Kausap ko po yung asawa ko po, sir. Buti naman. Nakita mo yung nangyari doon sa isa? Opo, sir. Yeah? Lumaban? Todas? Opo. O yung isa, hindi lumaban, buhay. Tangin na, may COVID ka pa. Sorry, mga kababayan. Sige na. Hoyo! Walang yan to.
Wala pa akong vaccine. Ayan ha, okay yung mga kabataan dyan ha, ayan. Hanapin niyo pa yung ibang mga ano nun ha, yung ibang mga kasali-sali dun ha. Thank you, thank you, thank you. Robles, TY ha, congrats, congrats. Oh. Show niyo naman itong mga to. Ito mga hold uppers sa Baseco. Halika. Inubos na. Mata mo siya. Oo. Oh, yan. Hold upper. Sa Baseco pa kayo talaga na namahay, ha? Oo, oh, kakaupo ko pa lang, sir. Oh. Oh, welcome. Mm. Ha? Di ba sabi ko sa inyo, huwag yung babahayan ng Baseco ng ano, ng mga hold upper. Ayan. O, sa mga taga Baseco, pumanatag kayo ulit. Nabawasan na naman kayo ng tulongges. Sa... na yung mga tong mga to kasi yung hihili gumawa ng krimen tas tatakbo sa inyo. O kayo mga namumuhay sa Baseco ng payapa, panatag, o, nilalayuan tayo ng tao dahil dahil sa mga katulad dito. Ilan na hold up mo? Ilang hold up ka na? Pangalawa. Pangalawa? Ngayon ka lang nadali. Saan ka nang hold up dati? Sa Paco. Paco? O yung sumunod? Yun lang. Dalawang beses ka na hold up sa Paco? Isang beses. Isa pa lang. O yung dati, isang ka ng hold up? Ganun po sa Paco, tapos nito. Sa Baseco. Pangalawa. Ito yung pangalawa? Oo. Oh. Saan to? Sa Blacong, sa Manu. O ikaw? Ako po. Ako po, napasama lang po ako sa kanila kasi po yung anak kong dalawa may sakit po. May sakit, ilibre naman ang gamot sa atin. Nagkataon sa magulo kasi ang isip ko po dahil sa ang dami-dami ng equipment ng ano, Gat Andres Bonifacio. Ngayon, kinakabit pa yung CT scan, oh. Bumili pa ako ng bagong CT scan para sa inyo. Eh, malapit na. Ando na yung CT scan, inaayos na lang electrical. Lahat ng equipment sa ospital, inaayos ko. Sorry. Para pag nagkasakit kayo, merong sapat na equipment, gamit, gamot, doktor. 1,000 mahigit na inarkon doktor at nurses, oh. Sa 10 buwan lang, ha? Sorry po, hindi na po makakulit sa sasyon. Kasi nga, ayoko kayo matulak sa kalugmukan. Kaya pinagbubut... Yan kasi ang dahilan kung bakit minsan napapariwara yung magulang, eh. May sakit yung anak. Para nga hindi na kayo mabigyan ng dahilan na makapamerwisyo ng kapwa niyo, pobre. Asan asawa mo? Wala pong trabaho, mahigit isang taon na po. Ako lang po yung namidiskarte sa amin po eh. Tsaka nagpapakain yung mga anak ko, maliliit pa po. Tsaka yung dalawa kong anak po. Isang taon, tsaka dalawang taon pa lang po. Nagiinom pa yung asawa mo? Hindi po, dati po kasi siya nag-drugs din po. Tapos minuto na lang po yun siya nung nagsakit ng anak ko. Nag-drugs na magpapakain. Kaya nung nasakot po ako sa ganito, kaya nagbago. Ikaw? Ito yung group leader. Ikaw yung team? Yes, yes po. Saan nga naman tumitira dati? Puro Baseco lang po. Apo, mahirap mo ba tinitira mo? Opo. Ikaw? Ako, ayun lang po yung... ayun lang yung uli yung unhold up. Hindi ba kayo natutuwa? Ang ganda-ganda na ng Baseco ngayon. Ang linis ng dagat ninyo. Dati puro basura yun. Yung tambayan dito sa gilid, yung esplanad. Yung ginagawang housing. Nilagyan ko na kayo ng presinto. Complete. Ayaw nila yun. Ayaw nila. Ano yung knock-knock group yan eh. Sinak-knock. Sino sinak-knock sa inyo? Ayan, pinaka-leader, boss. Nagawa ko lang po yung mayat dahil wala pa akong natutuluyan. Tapos sobrang nagugutom na po ako. Kaya po na paresta. Kaya isa pa po wala pa yung magulang ko rito. Sana pumunta ka sa ano, social welfare o kay ano? Kay Repugoso. Anong address mo sa Baseco? Sa ano po? Kailan nahuli to? Noong A20 po. Noong A20? Kabibigay ko lang sa inyo ng food packs, ha? Di ba? Hindi po kami nabigyan. Nakakulong na kayo. O yung mga yung pamilya mo nabigyan? Oo. See? Sa akin pa. Yun yung point ko eh. Kung may chicha kayo doon, hindi kayo matutulak sa ganyan. Kaya nga nilalakad ko kayo eh. Na magkaroon kayo ng chicha eh. Para hindi kayo matulak sa
alanganin eh. O kayo na pala mismo, nakatanggap na kayo. Kasi po yung pamilya ko po, sa mesa lang kasi kumakain sa isang halap. Kaya nga, ang pinipilit ko nga itawid, dahil nga nauunawaan ko, dahil galing nga ako sa squatter. Yun nga ang buhay sa squatter eh. Tawarin nyo na lang po kami ngayon. Pangako po namin, hindi na po kami mag-uulit, tsaka mag-tatrabaho na po kami ng patas. Lilipat na lang kayo. Natawa si Domingo. Alam niya, ibig ko sabihin, lilipat na lang ng address. Lilipat ng lugar. Lilipat ng lugar. Kargado naman po kami sa divisorya. Kargado po. Ako po, mayor, kailangan ko po trabaho kasi asawa ko walang trabaho, mayor. May drama po. Patungo yung asawa mo. Dapat asawa mo magtatrabaho para sa'yo. Yung mama ko nga po galit na galit sa asawa, ay sa asawa ko dahil nga walang nagagawa sa amin. Eh. Kabibigay ko pa lang ng food security program para inaayos yung ospital, eskwelahan, namili ako ng tablet, nagbibigay ako ng load, 299,000 na estudyante, may load, 130,000 may tablet, para lahat ng gastos nyo sa bahay, maayos ng gobyerno, para hindi kayo matulak sa kapariwaraan, or talagang gusto nyo lang maghangat, yan. Drugs mo na drugs. Drugs sila. Sige. Magbato ka pa. Alam mo, minsan yung bato nahuhulog sa ulo. Bakit? May aksidente, di ba? Blocking nga lang. Natatawa si Jet. Ay, nako. Sige, Domingo. Yes, sir. Oya mo yung lahat yan. Oblo na to. Oya mo, mga taga-Baseco. Oya, nabawasan na naman kayo ng sakit ng ulo. Doon pa pala nang hold up sa inyo to. Okay. May chicha na nga eh. Kayo naman, oh.